But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares. See me right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you. And it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. All right, guys, good afternoon, everyone. Right, good afternoon. Hello. Tira yung traffic light dito sa Quezon Park, no? Nakadilaw lang siya. All right, guys. Ang pag-uusapan natin ngayon ay itong gamit kong motor. Ngayon nag-review na tayo ng Click before. Nag-review na tayo, no? Click 125, yung orange, yung I think that is 2019 model. Okay. And ngayon mag-review tayo ng 2020 model. Oh, wow! Ito sa Click 125, ay hey, wow! Ano to? Venturi to? Eh, BMW? Oh! Wow! Yeah! So, ang pag-uusapan natin ngayon sa Click na to is yung common issue ni Click 125. Yun! Yun, kasi last time yung Click yung review natin, puro specification lang tayo and appearance. Pero ngayon, pag-uusapan natin yung common issue ni Click 125i. Yung mga experience ko, na experience ng mga kasama ko, yan, tinulit natin yan. So, uunahin natin sa... Saan ba? Wait lang. Tapos muna tayo dito sa stoplight na to. Tensya na, sumin na is, guys. So, unahin natin sa tunnel gauge, guys. Ayan, ito, si tunnel gauge. Baba ko yung camera ko. Ayan. Ang issue dito sa tunnel gauge daw ay yung tubig, no? Pumapasok daw sa tunnel gauge. Kaya siya nagiging, nasisira daw. Oh, no! Ito. Ang panel gauge ni Click 125i. And yun, as you see, guys, naka screen protector na siya, guys. Kasi ika nga nila is prevention is better than cure. Oh, wow. Although ang alam ko, ang issue dati sa Click 125i is yung kapag yung ano niya na naulanan or nabasa pag nag-moist yan dito sa loob, alam ko nagbe-blue screen na siya, no? Nagbe-blue screen siya, guys. And yun, yung noise yung nagko-cause ng ano niya, sira niya sa digital panel gauge niya, no, guys. Yun nga, no, thumbs up dito sa may-ari na to, no, kay paring RJ. Yan, tropa natin yan. Bago siya bumili ng Honda Click, tinignan niya muna yung common issue ni Honda Click. Sabi niya, pare, may issue si Honda Click, ganito, ganyan. Nasisira yung panel gauge, ganyan. Tambay muna tayo dito. Sabi niya, pare, yung Honda Click, napapanood ko, may issue daw sa panel gauge, nagbo-blue screen nga, no? Which is, I agree naman, kasi dati, nabalitaan ko yung Honda Click talaga na pinatay ko muna yung makina. Na, yun nga,
Alam ko from 2017 to hanggang 2019 model, sa research ko rin and sa mga napansin ko dati, na yung panel gauge na nga na to, no? Maraming owner ng Honda Click 125 and 150i, no? Even 150. Binalik nila yung Honda Click nila kasi nga may defect dahil nga sa blue screen, kapag na nag-moist lang ng konti or naulanan, nagbo-blue screen nga siya, guys, no? Pero ang alam ko is naayos na ni Honda yung issue na yon dito sa panel gauge na to. Alam ko wala na tong problema ngayon. Pero syempre, wag tayong papasigurado. Wag tayong magpapakasigurado. Yun, tama. Nakuha ko rin na yun nga, kailangan pa rin, prevention is better than cure. Huwag na natin antayin masira to, kahit although naayos na ni Honda yung issue na yon. Pero iwasan pa rin natin yung ganung issue. Kaya yon, naglagay yung kasama ko dito ng protective glass or screen protector. Okay. And ano pa ba? Baba tayo, ha? A few moments later. Yun, balik tayo dito ngayon sa Honda Click. Tapos na natin na-tackle yung panel gauge niya, guys. Ito. Yun nga, no, yung downside lang dito sa screen protector niya, guys. Hindi na natin nakikita yung ano dito, yung mga indicator, yung red signal light, check engine, battery check, ganun. Hindi na natin siya nakikita dito dahil natakpan na siya. Pero goods pa rin naman, may konting silip pa naman sila dito, sumisilip pa naman, kaya okay pa naman, okay pa siya. So punta tayo, guys, sa madalas na nire-reklamo ng mga new owner ng mga motor, no? Issue rin daw dito, or one of the issue rin daw dito sa Honda Click is eto, yung gulong na to, guys. Sabi daw nila masyado daw madulas yung gulong ng stock tire ng Click. And ayan, kasama sa harap. Ako, honestly, no, totoong madulas yung starter ng mga bagong motor. Kasi naranasan ko yan sa CBR150 ko. Ayan, kasama yan sa issue ni Honda Click daw, starters. Pero para sa akin, common issue na siya ng mga motor talaga, guys. So, ang pangatlong issue ni Honda Click para sa akin, no, is yung shock niya, guys. Ito. Atensya na, medyo madumi, guys. Para sa akin, pangatlong yung issue siya kasi maganda yung play niya. Pero nalalambutan ako, guys, no. And kung dun pa lang sa bago siya, medyo lumalambot na ng konti. Paano pa kaya kapag tumagal na siya, no? And I think kapag umabot siya ng 2 years or 3 years above, masyado nang maano yung laro ng shock niya, siguro. I think masyado na siyang malambot. Ay, ang hirap ng walang monopod. And patalastas lang, guys. Nandito tayo ngayon sa tambayan ni Boss Reed. Oh! Yan. Nandito tayo sa CGC. Ang pang-apat na issue ni Honda Click daw, ah. And ako, nung narinig ko to, nag-agree ako, guys. Yung eto, ayan, guys, ang side mirror niya. Ikot natin, no? Oh no. Ayan, masyado daw mataas ang side mirror ni Honda Click, guys. Which is nag-agree ako. Aray ko, sakit. Tumama ako sa antas nga naman talaga ng side mirror niya, no? And syempre, alam mo naman dito sa Pilipinas, kailangan sanay ka sa singitan. Hindi naman sa kamote tayo, pero minsan dumadaan talaga yung nagmamadali tayo. Hindi natin naiiwasan, no, na dumadaan tayo sa singitan. And ang side mirror ni Honda Click is medyo mataas, and
tumatama siya sa singitan. Nung pwede sanang babaan, pero may mga aftermarket na side mirror naman. Siyempre, kapag di natin gusto to, papalitan natin. May aftermarket naman na side mirror. Pero, yun, depende pa rin sa nagda-drive yun, no? And, pero I suggest na pag nasa Pilipinas ka, huwag kang gagamit ng ganitong kataas na side mirror, guys. Kasi, tumatama to sa singitan, guys. Oh! Yan. And, kung mas okay, after mong bumili, palit ka ng medyo mababa ng konti. Or, yung iba, ginagin na to nila yan eh. Ayan o. Ayan. Ginaganyan nila yan. Okay naman, okay nga naman. Pero, parang nagkatenga yung motor mo eh. Na, pero, hindi ko type yung ganung looks. Ang panglima, guys, para sa akin, kaya maraming ayaw bumili ng Honda Click, is yung dito tayo. Eto, yung lalagyanan ng battery nandito daw sa baba ng ano ba to, step bala na yan. Basta yung floor na to, nandito daw sa baba yung battery. Yan, totoo naman guys, nandito sa baba yung battery. Paano daw kapag bumaha? Oh! Yun ang tanong ng karamihan. Matitirikan ka pa ba dyan? Kasi pag nabasa yung battery mo, wala na. Wala na, finish na. Ganun daw. Para sa akin guys, no? Siyempre Honda yan guys. Ang Honda hindi naman maglalagay ng something failure dyan. Yan. Hindi naman nila lalagay dyan yung battery. Kung hindi naman pwede guys. Yan. I'm sure na dumaan yan sa mga inspection and talagang nausisa ng mga engineer yan. Oh! Na engineer ng Honda na kailangan ilagay natin yung battery dito. Ito na, sariling opinion ko lang, para syempre ma-enjoy naman natin ang capacity ng compartment dito sa loob ng motor. Oh wow. Yun. Kaya binawasan nila yung nakalagay dito. 'Di ba? Common palagi na ang battery ay nakalagay sa baba ng motor. Pero si Honda, iniisip niya na why not na dito na lang for extra space. Yan. Oh! And very good, no? Thumbs up ako doon kay Honda, no? And yun. Sure akong hindi papasukan ng tubig to kasi may ano to eh, parang may seal dito sa, may rubber dito sa ano. Oh wow! Yun, and Honda yan guys eh. Kahit saan magaling yung Honda, matibay talaga yan. Pinapatunayan na ang Honda para sa akin. Para sa akin, hindi issue yung battery na nandyan. No? Kinokorrect ko lang yung mindset ng mga gustong bumili ng Click guys. Alright guys, para yan. Let's go. Okay ba talaga dito guys sa sa CGC? Wow, ang dami nang tumatambay ngayon dito. Oh wow! Tambay na may mga juwa to guys. Yun, no? So far, so good naman si Click. And dito tayo dadaan sa kabila, no? Para gusto kasi birahin. Sarap kasi birahin to guys. Banking. Alright, okay. Yun, no? Kung si Click 125 guys, medyo malakas-lakas na siya. Paano pa kaya si 150? Oh! Yan na. Gusto ko siyang birahin guys, kaya dito ako dumaan. Tignan din sa mamaya, no? Yan na ito guys, oh. Ang laki ng side mirror. Dito. Sasabihin niya tanya naman guys, tatama ka. Let's go! Sana naman lang ganun sa tahel mo, para matakit natin.
Cantik. Oh, yun, oh. Walang gano'ng sasakyan. Okay, tingnan natin. Okay. Alright, ready na ako, guys. Oh! Ah. Ready na ako. Kasama. Naman, nausik ko siya, guys. Nabitin tayo sa daan. Yun, no? Dito ko na tatapusin ang aking vlog. Yan. Salamat sa pag... sama sa akin sa pag slight review lang naman sa motor na to. Binanggit natin yung mga issue nya. Then yung shoutout nga pala no, kay C-Pop Motor na I think nasa Thailand siya. One of the subscribers natin na nakasubscribe tayo sa channel niya. Shoutout. And don't forget yung Kabalen Motor Vloggers. Shoutout na Kabalen Motor Vloggers. And shoutout yan pala kay Paolo Yeban no. Hello. Makopa Street na sa makopa dyan na. And yun lang guys, dito na tatapusin ang aking vlog. Sa mga bago sa channel, sa bago sa channel ko guys, huwag nyo nga kalimutan ni hit ang subscribe button and pati kalansin nyo rin ang bell dito sa gilid. And yun lang guys, kita ulit tayo sa next episode ng Speed Limit Channel. So, yun, follow na tayo. Alright, sabi. Uy, nagsahayaan pa sila. Oh, consistent. Napakamali. Sabi.